Ang himpilan ng DWXI kasabi ng KBP, kapisa ng broadcast sa Pilipinas. Ang ating pong oras, meron po tayong 31 minuto makalipas ay 10 ng umaga. Ang programang Liwanag sa Landas ng Buhay. Ano ginagawa mo? Nag-iimpake. Aalis na kami mag-iina para masolo mo na ang buhay mo. Hindi naman ang gusto mo, di ba? Huwag mo kong hahamuli ng hiwalay, ha? Hindi kita pipigilan. At sa akala mo, magpapapigil pa ako? Walya ka! Ang kapal ng mukha mo! Ako pa ang tatakutin mo! Ilang beses mo ako sinaktan, Andoy! Ilang beses ko na natukusan ang pagtatagsin mo! Hindi ako tanga! Hindi ako habang buhay na magtitiyo sa piling mo! Liwanag sa Landas ng Buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mula sa mga karnasang hangin sa tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga tagapakinig, mga karnasan kung paano nila natagpuan ang tunay na liwanag sa landas ng buhay. At ngayon, narito ang isang liham kasaysayang padala ng isang ating tagapakinig. Dear Brother Mike, salamat sa Panginoong Jesus. Maraming taon po ako nagtiis dahil sa mga kalukuhan ng mister ko. Ngunit ang matagpuan ko ang gaway ni El Shaddai, natagpuan ko rin ang kasagutan upang mawala ang kagulan sa aming buhay. Sisimulan ko ang lahat taong 1994. Gusto mo ba tulungan pa kita mag-impake? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Iwanan mo ako! Pag lumabas ka ng bahay na ito, Ruth, hindi ka na makakabalik pa. Hindi kung hindi. Kung yan lang ang gagawin yung panapag sa akin, hindi bali na. Pati ang negosyo natin, Karindiria, sa iyo na. Ubusin mo lahat ng kita sa mga babae mo. Tignan ko lang kung hindi ka makatagpo ng katawat mo! At ngayon, sa pagpapatuloy na Liwanag sa Landas ng Buhay. Walang bahay mo? Bahay natin, Sulita. Mula ngayon, ikaw ang reyna ng bahay nito. Pati ang mga gamit sa akin na rin. Oo. Nakapagpandor na kami ng TV, karaoke set, pati washing machine. At hindi ka na mahirapan sa gawain bahay. Ano? Gagawin mo akong katulong kung kailan malapit na akong manganak? Hindi naman. Siyempre, pag nanganak ka na, kukuha naman ako ng katulong para mag-aalaga ng baby natin. At hindi mo na kailangan mapuyan. Andoy, ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi na ako kailangan magtrabaho. Hindi ka nababalik sa nightclub. Basta ako na lang ang mamahalin mo, Sulita. Ako na lang. Ang mister ko po ay marami na naging babae. At
Bawat babae niya, siya ay nagkakaanak. Kaya't sa sama ng loob ko, nagpasya akong umuwi sa aking magulang sa probinsya ng Tacloban. Oh, hindi ba? Lord ko pa sinasabi sa'yo, hiwalay mo nang walang hiya mong asawa. Inay, umuwi na nga ako eh. Huwag mo na akong pagalitan pa. Eh, kung nakinig ka sa akin noon, hindi mo siya dapat pinakasalan pa. Noon pa ba, marami ng bisyong walang hiyang lalaking yon. At nagising na po ako, inay. Kahit anong nangyari, hindi na po ako makikipagbalikan sa kanya. Dapat lang. Dito mo itaguyod ang mga anak mo at mabubuhay pa rin kayo kahit wala siya. Inay. Huwag ka mag-alala. Tutulungan namin kayo ng tatay mo. Lalo na ang aking dalawang apo na ngayon ay binatilyo na. Hindi sila matitigil sa pag-aaral. Galing din sa bukit, idediretso na nating dalhin ang lahat ng ito sa palengke. Oo, oh, inay. Inay, tama na ba ito? Isang basket lang na puno ko. Oo, oh, pwede na yan. Wala na magkakamatis kung masyado marami. Oo, oh, tingnan ko nga, din ako. Inay. Oo. Oh. May nag-iimbita po sa atin sa bayan. Nag-iimbita ang paano? Naku, ikaw ang bata ka. Huwag ka na nga sumasali sa sayawan. Wala tayong oras sa ganyan. Hindi naman po sayawan, inay. Prayer meeting daw po. O, ano naman gagawin natin doon? Eh, hindi ko alam. Eh, nakakahiya naman kasi inay. Kinukulot kasi ako nung nag-impita sa akin, kaya kumuha na rin ako. Pumayag ka? Na hindi man lang nagtatanong sa akin? Nay naman, huwag mo na akong pagalitan. Eh, nakakahiya kasi yung tanggihan eh. Baka sabihin porque galing ako sa Maynila, sa plado ko. Oh, sige, naku. Eh, anong oras daw ba yan? Sa naturang gawain, nagpahiram din sila ng voice tape mo, Brother Mike. At ito ang pinakinggan ko sa bahay. How are you going to solve the marital problems? The wives who are being battered by their drunkard husband, by their unfaithful husband. Pagtitiisin mo lang ba yan habang buhay? Napakalupit mo naman ang sabi sa akin. Kapatid, ang sagot ko'y divorce is not the solution. Divorce is not the solution. Ang paghihiwalay ay hindi po yan ang solusyon. Ah, hindi yan solusyon. Iyan po ay dugtong na disillusyon. Narinig yun? Dagdag na disillusyon ang diborsyo. Amen? Magtanong kayo mga nagdiborsyo at nagpalipat-lipat. Tatanungin ko kayo. Tatanggapin niyo ba ang isang mamang nag-iwan ng asawa? Nakatitiyak ba kayong hindi rin kayo iiwanan? Kung nakuha niyang mag-iwan ng una, makukuhang iwanan ang pangalawa. Makukuhang iwanan ang pangatlo. Amen? Sa babae naman, kung di mo napagtitiisan ang una, di mo rin mapagtitiisan ang pangalawa. Tatandaan niyo, sa pag-aasawa, kasama ang cross. Narinig niyo? Sa pag-aasawa, kasama ang cross. In fact, sa sandali na tayo ay nag-asawa, kumuha tayo ng cross na pampokpok sa ulo natin. Narinig niyo? Subalit, sabi ng butihing pare kanina, iyan naman ang cross na kailangan natin makatawid buhat sa lupa patungo sa langit. Amen? Ay kung wala kayong cross na dala, paano kayo makakatawid? Amen? Sino sa inyo ang may dalang cross? Hallelujah.
Basta sa cross mahina ang sigaw niyan. Pero sa pagpapala ang lalakas niyan. Pakikita ko sa inyo, huwag kayo matatakot. Mayroon solusyon ang Diyos sa lahat na problema sa buhay. May solusyon ang Diyos sa problema na mag-asawa. Kahit hindi ka mahal. Tiyan mo si Brother Mike, kwento ko sa inyo, di ba? Ako'y napakasal sa hindi ako mahal, pero mahal ko siya. Iyan ang mahalaga. Narinig niyo yan? Pakikita ko sa inyo kung paano tayo magtatagumpay. Tatandaan niyo, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay hindi natatalo kundi nagtatagumpay sa lahat na pagsubok. Ang sino mang taong kaysa ni Kristo ay hindi nawawalan kundi nabibigyan pa at pinagpapala. Amen? Ang sino mang kaysa ni Kristo ay hindi nahihirapan. Bagamat dumaran sa matitinding paghirap, yung hirap itinatawa pa niya. Narinig ngayon? Sapagkat habang tumitindi ang hirap, nakatitiyak naman tayong tatanggapin natin ang gantimpalang naghihintay para sa lahat. Tapos sa paghihiwa mo ng kamatis sa sibuyas? Hindi, ako na. Sige na. Tulungan mo ang lola mo sa pagwawalis ng bakuran. Sige ho. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ayoko sundin na sinasabi ni Brother Mike. Ngunit ayaw rin mawala sa isip ko mga sinabi niya. Bakit ako magdadasal para kay Andoy? Bakit ako mananagot sa Diyos kung siya'y tuloy ang mapahiwara? Bakit ako nakakonsensya? Ako niloko niya. Paulit-ulit niya ako niloko. Tama ang ginawa ko. Tama lang na iwanan ko siya. Tapos na kami ni Junior. Baka naman pwede mo na kaming payagang
Inay, 8 taon na tayo narito sa Tacloban. Gusto ko naman magtrabaho sa Maynila. Dindo, anak. Hindi naman ibig sabihin na maikipagkita ako kay Itay. Totoo ho yun. Napatawad ko na siya. Natuto ako magpatawad. Simula na maging lingkod tayo ni El Shaddai dito sa Tacloban. Pero kung ayaw nyo, hindi ako maikipagkita kay Itay. Eh, hindi sa ganon, Dindo. Matagal ko na rin siya napatawad. At nasa hustong gulang ka na, anak. Kung yan ang plano mo, ibinibigay ko sa iyo ang aking blessing. Salamat, Inay. At isa pa, Inay, kung nais mo makipagkita sa tatay mo, eh, hindi kita pipigilan. Bahala na, Inay. Kung anong plano ni Yahweh, susunod ako. Iba ang plano ng Diyos. Sapagkat bago pa nakaluwas patungo Maynila ang aking panganay. Aling Ruth! May sinuto kayo uli! Sandali lang! Ito namang si Rico. Para naman nanggaling sa isang taong sulat ko. Aba, totoo naman ho ah. Yan ho. Galing niya naman ho ata sa mister niyo. Pinauwi na siguro kayo sa Maynila. Tumigil ka nga dyan. Masyado kang chismoso, ha? Konti lang, ho. Sige, ho. Magdidilig na pa ako ng iba. Oh, sige, sige. Pampitong sulat na ito ni Andoy. Dapat ko na kayang sagutin? Pinagsilbihan kita. Ginawa kitang reyna sa bahay na ito. Pero ang ginawa mo sa akin? Matanda ka na. Hindi mo na kayang ibigaw. Sino mo ito? Sabi mo! Hindi ka kontento sa akin. Galing ka nga sa putikan. Iliahon kita. Pero mas gusto mo pang bumalik sa putik kaysa manatiling malinis. Hindi ito ba yan? Kukuha ka rin lang na yung malalaki. Yung pang may asawa din. Umalis ka na sa bahay kong ito! Dito ka! At huwag ka nang babalik dito. Kaya kitang palitan ang mas bata sa'yo! Hayop ka! Wala nang papatik sa iba! Matanda ka na! Hayop! Ano ang plano niyo, Inay? Ano man dapat kong gawin? Dumating na matagal nating ipinagdarasal, anak. Ang mabuong muli ang ating pamilya. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang kay tatay? Magagaling ang paghingi ng tawad? Oo. Oo. At ngayon, heto. Nakikiusap siyang umuwi na tayo sa piling niya. Pagsisikapan ro niya maibango na nalugi natin negosyo. Magpapakatino na ro siya. Naniniwala akong nagsasabi ng totoo si Tatay, Inay. Itong plano ng Diyos. Anak,
Bakit, Inay? Oh, wala. Magkahalang saya at kalungkutan ang nararamdaman ko. Nanay talaga. Masaya ako dahil totoo nga naghihintay sa kalooban ng Diyos. Higit na pagpapala ang tinatanggap. Nalulungkot rin ako dahil matanda na ang lola ninyo. Ngayon pa tayo aalis dito. Narito naman ang iba mo pang kapatid na, hindi ba? Oo. Oo, alam ko. At alam ko rin ang lugar natin ay dapat sa piling ng tatay ninyo. Ay, Nay. Uuwi na tayo, anak. Ruth? Mga anak? Ito ba si Nino? At si Junior? Itay. Oh, Junior. Pagmano ka sa tatay. Tawag kayo ng Diyos. Pasok. Pasok kayo. Akin ang mga dala niyo. Huwag na, itay. Mabigat. Kami na ni Junior ang magpapasok. Wala naman yatang nabago sa bahay. Tutuloy na kami sa kwarto. Oo. Ibinili ko sa dati ang mga kwarto. Inihanda ko sa pagdating nyo. Sige. Tuloy kayo. Tumuloy na kayo. Ruth, salamat. Matatanda na tayo. Ayoko masayang ang nalalabing panahon ng ating buhay. Salamat. Salamat at pinatawad mo ako. Iyan ang kalooban ng Diyos. Higit tayo magpasalamat sa Kanya. Sapagkat inalis niya ang puot na dating naman ang puso ko. Ron, napatunayan. Napatunayan kong mahal mo pa rin ako. At patutunayan ko sa iyo at sa ating mga anak na talagang magbabago na ako. Hindi na mangyayari ang nangyari noon. Hindi na. Maraming umorder ng long silog. Oo. O, Masuti. Huwag kayo maalis, ha? Mabilis naman magluto si Commander, eh. At masarap pa. Sandali lang alam ko rin, ha? Magkape muna kayo, mga suki. Ay, Dindo, anak! Anak, pasok mo nga sandali, eh! Anak! Dindo! Oo, yung order dito! Pasok mo nga! Talaga naman to. Eh, Inay. Oh. Eh, papasok lang ako sa trabaho. Oo, sige ha. God bless you. Ay, God bless you din, Inay. At bukas Sabado, bawal ang overtime. Ano naman sa bang? Dahil dadalo tayo ng gawain ni El Ciudad. Opo, Inay. Dahil sa pagpapasahin
Heto po, muling nabuo ang aming pamilya. Bukod po dyan, ang karindire namin ngayon ay dalawa na. Ang nalustay namin konting kayamanan noon dahil sa pagluloko ng mister ko, ngayon ay ibinalik na ni Yahweh ng siksik-liklik at umaapaw. Your sister in Christ, Ruth. Inyong napakinggan ang isa na namang buhay na patotoo ng kabutihan sa atin ng ating dakilang El Shaddai dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Ginampanan sa himpapawid ni na Rose Toledo, Vilma Borromeo, Didit Marasigan, Jaime Manato, Orestes Talain, Ella Tanyesa, naglapat ng angkop na tunog, Jonas Bilien, musika, Ray Ensalan, tagapamahala sa produksyon, Karen Ablanya, producer, Brother Mike Villarde, isinulat para sa radyo ni Didit Marasigan, direction, Resty Remo Talain. Hanggang sa muli, kayo patuloy naming inanyayahang subaybayan ang mga tunay na kasaysayan na ipinadadala ng ating mga taga-subaybay dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay!